Mga bangus naman mula Pangasinan, posibleng tumaas ang presyo habang papalapit ang Kapaskuhan. At 200 kilong botcha o double dead na karneng baboy na samat naman sa Bulacan. Yan ang balitang probinsyang hatid ni Pia Arcangel. Kung hindi nabisto, malamang nakadali na ng mga consumer ang 200 kilo ng karneng baboy na ito na double dead na pala o botcha. Naaktuhan pa ang mismong paghiwa ng mga karne ng 2 patay na baboy sa ikinasang operasyon sa Giginto, Bulacan. Ang mga nagkakatay na sina Rock Deguia at Rolando Layug, arestado. Hindi po masabi kung yun yung binili nila na patay kasi iba siyempre pag patay na binili, mas mura yun. Para makasiguro, sinunog ang mga karne para hindi na mabenta o maluto at makain pa. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas pang supplier ang mga suspect na isang malaking kumpanya ng processed food. Hinihinalang hinahalo ang botcha sa karneng ibinibenta nila sa naturang kumpanya. Nahaharap sila sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ang supply naman ng bangus sa Pangasinan, pinangangambahang bumaba at magbahal ang presyo sa merkado habang palapit ang Kapaskuhan. Ayon sa BFAR, ang paglamig ng panahon nakakaapekto sa pagkain at paglaki ng mga bangus. Hindi ganadong kumain yung mga alaga nating isda. Itong mga isda natin ay mga tropical species. So pag malamig ang panahon, dito rin humihinto yung pangitlog ng ilang isda. Ang ilang fish farmer na babahala, kailangan kasing baguhin ang oras ng pagkain ng mga bangus na nakakaapekto sa kanilang paglaki. Hindi rin daw bababa sa 10 ang namamatay na bangus kada araw. Inaasahan sa katapusan ng Oktubre o simula ng Nobyembre, darating ang amihan na magpapalamig ng panahon. Sabi ng BFAR, posibleng sa Disyembre maramdaman ang pagtaas ng presyo ng mga bangus sa merkado. PR Arcangel, GMA News.